Okay, so hello guys, welcome back to our tutorial. Our tutorial will focus on pointer. Okay, so ngayon, okay, Tagalog tayo. So ngayon, ang topic natin is about pointer. Ano yung pointer? Okay, so there are many, marami siyang meaning yung pointer. Pwede nyong hanapin sa Google. Pero yung pagkakaintindi ko, yung pointer is a variable, okay? Is a variable, is a special variable, okay? That holds the memory address. As you can see, pag gumagamit tayo ng mga variables or gumagawa tayo ng program, kailangan natin yung memory, di ba? Kasi kung bibili kayo ng computer, mayroon siyang tinatawag na read access memory o read only memory, RAM, okay? So, kailangan yung computer nyo is mataas yung memory. Tama? Di ba pag bibili kayo ng specs ng computer, titingnan nyo kung ilan yung memory, ilan yung storage niya, di ba? Pero tinitingnan nyo yung RAM or yung pinaka memory niya. Kasi gamit na gamit pala siya sa programming or kung sa iba pang mga software na ginagamit. Ngayon, saan papasok yung memory? Or saan papasok? Or saan ginagamit yung memory? Ganito yon. Pag gagawa tayo ng program, may tinatawag tayong pointer. Yung pointer is a variable na mag-hold doon sa value ng memory address na yon. Kasi every variable na ginagawa natin sa program is ini-store niya sa memory or doon sa memory address niya. Okay, doon sa may allocation siya na doon sa memory. As you can see, hardware kasi yan. So, nandun yun sa CPU yung memory. So, yun yung tumatanggap ng mga variable na ginagawa natin. Yung mga value, ini-store niya dun sa memory. So, ngayon, para makuha mo yun or makuha mo yung mga value na yun sa memory address, kailangan mong gumamit ng pointer. Okay, diyan papasok yung pointer. Kasi yung programming kasi natin, ang ginagawa natin is gagawa tayo ng variable, then di-display natin or yun na yung pinaka-value. Paano kung gusto mong kunin yung mga value nung nandun sa memory, which is nasa memory address siya. May value yun. Paano yun? Gawa tayo ng isang project dito. File, new project. Then, console application. Lagay natin dito is pointer. Okay. Okay. Lagay tayo dito pointer. Okay. So, alisin na natin to. Okay. Yan. So, ito yung pinaka-main program natin. Okay. So, ngayon, sa pag-declare ng variable, di ba? Sa pag-declare ng variable, ang ginagamit natin dito is, for example, int x is equal to 3. For example. Yan yung mga normal variable. Okay. Ganito, int y is equal to 5. Yan yung mga variable na alam natin nung hindi pa natin alam yung pag-declare ng variable na ginagamitan ng pointer. Okay. Once na dineclare mo yan, so yan na yung pinaka-normal variable. So, yan yung mga variable na yan is ini-store yan doon or may mga memory, automatic, may ini-store na yan doon sa allocated memory allocation niya. Okay? Memory allocation. Yung, for example, itong variable x, mayroon na siyang lalagyan doon at mayroon na rin siyang address. Okay? Para maintindihan natin, halimbawa, yung int x na variable, automatic, pag niran mo yan, automatic, i-store yan doon sa memory
allocation or memory address. Kaya nga yung CPU natin hindi yung gagana or yung di ba bumili kayo ng computer, tinitingnan niyo yung specs ng memory kasi gamit na gamit yung memory. For example, nag-install kayo ng mga software, gumagamit yun ng memory kasi may mga program doon or may mga yung software is a program na kailangan ng memory. Doon papasok yung paggamit ng memory. So ngayon, kung dito naman tayo sa C++, itong mga variable na ginagawa natin, variable na string and variable na integer, yan yung mga nilalagay doon sa allocation, sa memory. So, lahat ng variable, okay? Lahat ng variable is mayroon siyang address, memory address. Okay, para makuha natin yung memory address nito, lalagyan mo lang siya ng memory address of x is, lalagyan natin dito. Lalagyan mo lang siya ng ganyan. Okay? Para makuha mo yung address or memory address nung variable, lalagyan mo lang siya ng yan ampersand. Ay, ito, ito. Itong ampersand na how to call this one? Sign. Okay? Yan yung para makuha mo yung address. So, i-run nga natin. Execute, compile, and run. We will see. Pointer. Save natin. Okay. So, using namespace std. Okay. Compile and run. We'll see. Okay. As you can see, here, instead of 3 ang ilabas niya, ang ginawa niya is mayroon siya ditong value which is what we call, yan yung mga hexadecimal or yung mga, mayroon siya mga hexadecimal dyan, diba? So, as you can see, itong nasa unahan, OX. Okay, OX. At the beginning, represent the address is the hexadecimal form. As you can see, OX. Ayan, OX. 6. Or yan, OX na yan. Yan yung mga hexadecimal. Kaya kung nag-aral kayo ng mga binary, decimal, hexadecimal, yan yun, dito papasok yun yung hexadecimal, yung first characters, itong OXX, yan yung hexadecimal. Yung, ano naman, yung apat na number na yan, or apat pa ito, ito. Yan na yung mga, yung address na. Automatic, hindi mo naman siya kasi alam eh. Para makita mo, gagamitan mo ng ganito. Gusto ko sabihin, pag nirun ko tong program na to, yung X, ipapasa niya dun sa memory address. Ilalagay niya dun, kasi may allocation siya dun. Ilalagay siya dun sa isang, parang drawer, ilagay mo siya dyan. No? Yung X, dito. So may address siya dun. Ang address niya is yung ito. Yan yung number niya. Parang unique number. As you can see, gusto kong ulit kunin yung memory address or address, variable address nitong X. Okay. Address variable. Tingnan natin. Variable address ng Y. Alatala, wait lang. Itong Y naman, lagay natin dito Y. So, kailangan magkaiba siya. Magkaibang address siya. Ayan. As you can see, OX,
FFE18, ito naman FFE1C. As you can see, magkakaiba naman yung variable. Pag nag-declare ka dito ng variable na int y is equal to 10, gustong sabihin, itong z pala ito, z. Pag nag-declare ka na naman dyan, mayroon na naman siyang address doon sa memory address, which is letter z. Okay? As you can see, iba na naman na number ang lalabas doon. Hindi mo siya alam. Para malaman mo, ito ang gagawin mo. Yung ampersand. Ito ang tawag dyan, ampersand. Ampersand of symbol. So, ngayon, naintindihan nyo na yung every variable, mayroon siyang allocation, memory allocation doon. So, may lalagyan siya doon. Kung marami kang variable dyan na dineclare, mayroon din siya doon na maraming memory allocation, which is may mga address. Address siya. Address is a number, is a hexadecimal combination of hexadecimal and the number or letters there, or like that. Mayroon siya mga unique numbers. So, yun yung mga memory address. Generated by computer yun. So, hindi natin alam kung anong address para malaman natin kung anong address is by using this one. So, by using ampersand. Okay? So, ngayon, papasok tayo dito sa pointer. Paano i-declare yung pointer? Kasi, yung pointer kasi, ito yung hahawak dito sa address na to. Okay? Ang pointer, isa variable ulit. Tandaan nyo, ang pointer isa variable na siya hahawak doon sa address na, yun para makuha niya yung number. Kasi hindi mo naman malalaman, kasi makikita nyo to, nirun ko siya, pero ang lumabas, mga ganito. So, hindi mo bababasa yon, hindi mo maiintindihan. Para maintindihan mo yung value ng address, diyan papasok yung pointer. So, it means pointer is holding a value of address, of variable address, and the value of that address. Okay, so to declare that one, int pointer like that. Point val, for example. Pwedeng ganyan, pwedeng idikit mo to, ganyan mo yung variable. So, pwedeng ganyan ang declaration. Mayroon siyang tinatawag na itong star, okay, asterisk, para masabi mong variable. Ngayon, gusto kong pahawakan dyan, yung variable, is, ang gusto ko dito is, ganito, point val is equal to memory address ng x. Ayan. Gusto mong sabihin, pag-print ko tong, okay. Ito naman, sabihin ko dito, point val is pointing to address, to a variable address of x. So, ilalagay ko dito point val. Point val. Ayan. So, pag i-run ko to, ano ang lalabas dito? So, ang lalabas dyan is yung, as you can see, pinasa ko dito sa point val na variable, which is pointer variable. This is a variable or pointer variable. Iba yan, magkaiba yan dito. Ito sa normal variable. Ito naman ay pointer variable. As you can see, pinoint ko yung pointer variable point to the address of x. Okay? So, kung ano ang value nitong x,
dapat yun din yung value nito kasi pinasa ko lang yung address nito dito sa pointer variable na point val. Kaya kung makikita mo, itong x na address is pariho dito sa point val is pointing to a variable address of x. So, yan. Para makita mo or para malaman mo yung laman nitong x na to, kasi itong point val na to, hindi mo maintindihan yan eh. Kung makikita mo, address ang lumabas, di ba? Ito yung lumabas address. Para maintindihan mo or para malaman mo, ganito yung laman. Paggawa, cout the value of pointer pointer variable point val is okay. Ganito naman, may asterisk naman siya. Okay. Tandaan niyo 'to. Okay? I-run ko muna 'to, execute, tingnan natin kung tama. Ayun. Kung as you can see, ito pala ang value nito is 3. As you can see kasi yung x pinasa ko dito sa variable na pointer variable na point val. Ngayon, para makita mo yung laman ng point val, ito yon. So ang laman niya pala memory address ng x. Okay, yung address, yung variable address niya. Ngayon, para mailabas mo yung value nito, kasi ito hindi mo maintindihan. Para mailabas mo yung value niyan, gagamitan mo ng pointer. Ayan. So, napakadali lang siyang maintindihan. So, I hope you understand this example. Tandaan nyo lang na ang pointer is a variable. Okay? A variable that holds the address or the variable address. And it will get the value. Makikita niya yung value ng address. Walang ibang gamit dyan kundi pointer lang. Paano mo makikita yung value nito? Paano mo makikita yung value niya? Diba hindi mo naman maintindihan? Kasi yan yung address ng X. Yan yung pumunta doon sa memory ng computer nyo, din yung memory computer mo, yan yung naka-allocate dun, or yun yung pinaka-address nung X variable mo. Ngayon, para makuha mo yung number na nandun sa memory address, gagamitan mo siya ng pointer, which is, as you can see, nung ito lang yung nilagay ko at walang star or asterisk, ito yung nilabas niya. Parang pinasa mo lang yung data. Ngayon, nung nilagyan ko na nito, kinuha niya na yung number. So, para makuha ang number, ito ang tandaan mo. Para makuha mo ang address, ito ang tandaan mo. Yung ampersand. Pag gusto mong makuha yung address, ito yung ampersand. Pag gusto mong makuha yung value ng address, ito ang gagawin mo, star pointer yan. Ganyan yung pag-declare. Okay? So, I hope you understand this one, this, what you call this one? Tutorial. Okay? So, napakadali lang na wadro. Okay, so, ayun na nga. So, alimbawa, lagay tayo dito ng pointer, point val is equal to 6. Ano kaya ang magiging output nito? Patingin nga natin. As you can see, hindi siya pwedeng
pwede siyang lagyan ng number, pero anong nangyari dito? Anong sabi dito sa file natin? So, yung point ban, ayan, hindi siya gumana. Okay. Dapat yung address yung ilagay natin dyan. For example, okay, ito yung point ban. Pagdating dito, try nga nit, lalagyan, papalitan ko yung value niya, point ban. Kasi yung value niya is 3, di ba? Magiging 3. So, point ban, lagyan ko ng 10. Papalitan ko ng 10. Pag nirun natin siya, kailangan ang value niya is 10. Pwede naman siyang palitan. Kasi ito, yung umahawak dun sa value ng memory address. Pero pwede nating palitan ng number dito. Yung pointer. So, ayun. So, I hope you understand this tutorial. So, yun lang ang mangyayari dyan. Tandaan nyo, kay tandaan nyo lang lagi, na once na gumawa kayo ng mga variable, automatic, ipapasa yan doon sa memory, mayroon sila ng mga lalagyan doon. Okay? Kaya, kung marami kang install na program, sasabihin mo, kaya ba yan ang memory mo? Di ba? Pag marami kang nagraran sa computer mo, sinasabi mo na, minsan babagal kasi yung memory niya is punong-puno na, hindi niya na kayang basahin. So, ganito yon. Kasi yung mga software, lahat yan may variable or may data, na which is tinatapon doon sa memory. Ngayon, doon mo kailangan ng maraming memory. Kaya nga pag bibili ka ng specs, gusto mo yung mataas yung memory capacity niya, di ba? Kasi yun na nga, pag marami kang ininstall, at least yung memory kaya pang basahin yung mga data na pinapasok sa kanya. Or marami pa siyang allocation na pwede lalagyan ng mga address, variable address. Okay? So tandaan, ito yung normal variable. Ito naman yung pag-declare ng pointer variable. Yung pointer variable is holding the address. Yan, holding the address. Holding the address of the variable. Kasi pag ito, nag-declare ka dito, pag nirun mo yan, automatic tatakbo yan doon sa memory, mayroon silang mga kanya-kanyang location doon. Ngayon, para makuha natin yung address, gamitan natin ang pointer. Pwede natin kunin yung address ng X. Nung kinuha natin yung address ng X, may lumabas na number. Ano yon? Ito yon. As you can see, this is the X variable address. Ngayon, kung makikita nyo, pwede rin natin kunin yung value ng address. Okay? Ito, may value yan. Ang value yan is 3. Pero pagdating dito, pag ginanyan mo, iba ang lalabas, yung memory address na nandun sa memory. Para makuha mo yung value nun, gagamitan mo ng star. Okay? So, I hope you understand this
tutorial. This is very easy. The purpose of this one is to understand or to give you understanding what is the use of pointer. Okay? Tandaan nyo yan. Na every variable na ginagawa nyo or every program na ginagawa nyo, may mga memory allocation yan doon sa memory at may kanya-kanya silang address. Para makuha mo ang address, dyan papasok yung pointer. Okay? At gusto mong makuha yung value ng address, dyan papasok yung pointer by using star para makuha mo yung value ng address. Okay? Tandaan nyo to, itong ampersand, yan yung address. Ito naman yung asterisk, yan yung value ng address. Okay? Gets nyo? So, I hope you learn and please comment below. Please subscribe to our channel. Thank you.